si Hiroyuki Saito, humingi siya ng tulong na makausap ang kanyang misis at mapauwi na ito para sa kanilang mga anak. Si misis po kasi sumakabilang bakod, sumakabilang bahay. Handa na ho ba kayo siya na ma-meet si misis face to face? Yes po. Sir Yuki, andito na po si misis. Ano po yung sasabihin niyo sa kanya pag nakita kay mamaya? Gusto ko explain na ng 10 months, anong gawa niya, buhay natin. Kumusta naman po yung buhay niyo simula nung nawala po si misis at umalis sa inyo? Especially itong tatlo, durok sa eskwelahan. Nag-drop out sila sa eskwela. Ilang taon po yung panganay? 12, 11, 7. Ito po. 2. Okay. So, nag-stop po sila? Opo. Because sa last time sinabi ko sa inyo, natanggal ko sa trabaho. So, okay. Wala kami bayad para sa service. So, tatlong buwang hindi ko bayad. So, baba na sila sa service. So, hindi na sila pasok sa eskwela. Ano hong gusto nyong gawin natin kay misis? Kapag halimbawa, nag-usap na kay ni misis mamaya doon at nagpaliwanag siya. Actually, gusto ko ang buwang pamilya natin. Tanggap ko na ang kahit meron siya mali. Sa palagay niyo po, sir, bakit siya nagkakaganito? Bakit niya natiis na iwan po itong mga anak niya, lalo na po itong special child niyo pong anak? Last time on Monday, sinabi niya, meron ko ibang babae. Ang time na, more than 2 years ago. Totoo naman, meron ka babae noon? Actually, that time I was drunk. So, I didn't remember. Okay. Pero ano yun? Matagalan o one time? Okay, one time lang. Okay. Ayun lang sinabi na magsabahay niya. Pero ngayon meron siyang kinakasamang bago. Kailan pa ba ito? Ngayon nyo lang ba nalaman? February pa lang. Okay. Alam nyo ba kung paano nyo nakilala itong si lalaki? First na lalo sa online games. Mobile Legend ang lalo niya. Then dyan sa kilala, then start na sila sa chat sa Facebook. Sabi niya punta daw siya kaibigan sa isang araw. Okay. Pero tatlong araw hindi siya uwi. Yan ba ginawa niya yung pag-alis nung mawalan kayo ng trabaho? Meron pa ako trabaho. Anong trabaho niya noon? Housewife lang po. Anong trabaho po nung lalaki? Bagong graduate yata, sir. Gaano na katagal, sir, simula nung hindi kayo nakikita? Sa last time kita ko, June po. So, paano to, sir, kapag halimbawa ayaw niya talaga bumalik? Ano po yung plano niyo sa family? Ang problema kasi ang itong bunso. O nga, sir. Meron siya mga special needs. Opo. Kung hindi siya balik, kulong na lang siya. Pwede. Tapos maghanap kayo ng trabaho. Opo. Para masupportan itong mga bata. Nung last time mo may trabaho kayo, magkano naman pong sweldo nyo? 55,000 net. Wow, that's very good. Plus, every 3 months incentive. Maganda ho yun. Sana makakuha ulit kayo ng ganong klase trabaho para mabuhay nyo itong tatlo. Ano po yung trabaho nyo? Process ng Japan visa. So ngayon may ina-apply ang trabaho? Opo. Sir, good luck. Sana po matanggap kayo alang-alang po sa mga anak nyo, lalo na po dito. Good luck, sir. Ha? Good luck. Thank you po, sir. Thank you. Papasukin na si Ma'am Rudina. Ma'am, upo kayo. Okay. Ma'am Rudina, magandang hapon. Good afternoon po. Bago ko kayo kausapin, ma'am, titigan niyo po muna mabuti ang inyo pong mga anak. Lahat po sila naluluha at naiyak. Yes. Nakikita niyo po? Opo. Naramdaman niyo yung sakit na naramdaman nila? Yes po. Okay. Ma'am Rudina, meron kayong gustong sabihin. Na-miss ko kayo mga anak ko. Alam nila po yan, sir. Ba't kasi po kayo minsan, nakangiti? Mukhang tuwang-tuwa hindi kayo. Hindi po. Tuwang-tuwa po kasi nakita ko sila, ah, sir. Ah, okay. Sige, gusto mong kausapin mga anak mo. Asumi, nag-chat ako sa iyo pero hindi ka nagre-reply. Kasi gusto po, isang beses po, nag-chat po siya sa akin, sir. Susunduin ko daw siya sa PS Bank sa bayan. Okay. Sabi ko, stay lang siya dyan, gagawa ako kasi gusto niya po din sumama. Okay. Ang pagkakaalam ko po is na-drop out daw siya. Yes ma'am, kasi nawalan ng trabaho si sir. Mm-mm. So lahat sila ay nag-stop sa school. At alam niyo ba ma'am na sa ngayon nagsusurvive sila sa pamagitan ng mga awa ng mga kapitbahay. Mm-hmm. Binibigyan sila ng pagkain, ng mga konting pera para may pambili sa mga kung ano ng pangangailangan nila. Kumbaga parang binibigyan sila ng limos. Alam mo ba yan? Hindi po. Ngayon, alam mo na, ano pong reaksyon nyo? Parang hindi po ako naniniwala, sir. Ikaw, Sir Yuki. Yes po. Ayaw lang niyo maniwala. Since August, wala ko trabaho, so hindi ko pwede bayad ng service. So baba na sila sa service. Sila tatlo, drop na sila. Since wala income, bahilang pera sa kaibigan, kapitbahay, ang hingihan tulong sa kapitbahay, yun lang sabay kami hanggang December. Yun lang po. Ma'am, bakit niya po sila iniwan?
Pagod na po ako sa kanya, sir. Punong-puno na po ako, sir. Kasi po noon time na yun, lumaki ka po kasi ako walang magulang. Okay. So since na siya nakilala ko, okay, I thought na siya na talaga. Naging center po siya ng buhay ko. Pero absolutely po, sa tuwing nahuhuli ko siyang may babae, binubugbog niya po. Ano niya sa mga anak ko? Inamin niya po sa akin kanina na nagkasala siya ng babae siya. Hindi nga lang niya matandaan kung papaano nangyari yun kasi nakainom daw siya at that time. Yun pagkasala bukod niya. Pa po yun, sir. Masama po loob ko sa kumpanyang yan, sir. Kasi every time naghahatid ako ng pagkain lunch, yung pala naglalakad ako na may tae na sa ulo. Kasi isipin mo sa loob ng kumpanya, alam na alam nila na may relasyon sila. Tapos, ultimo po kapatid ko, mga kapatid ko, tsaka bayo ko nagsiuwihan ng probinsya kasi natatakot sila na balang araw daw malaman ko ang totoo. Tapos nung pinanganak ko yan, sir, dyan ako na-depress, sir, sa bunso ko. Maniniwala kayo, sir, na basta-basta ko sila iiwan. Tanong yung mga anak ko, gaano ko yan sila kamahal, sir. Kung mahal mo po sila, at kayo po'y galit na galit dito kay Sir Yuki, bakit pati ho yung mga bata ay nadamay? Sir, nag-text po ako sa kanya. Sabi niya, go na daw ako, sumama na ako sa lalaki ko, and then pabayaan ko na lang daw yung bata, siya na daw po yung bahala. Sinabi pa nga po niya sa akin na ikaw magkakasakit, mamamatay ka na lang, siya daw magiging milyonaryo na kasi may pera silang pinag-uusapan ng papa niya. Kaya kung sinabi niya po na hindi niya kaya ang bata, sinabi ko naman sa kanya, akin na yung ibang bata ako magdadala, ayaw naman po niyang ibigay. Okay. Yun ang usapan kay dati pa yung, di ba? That's why galing na nag-uba. Kaya po sumama na lang po ako kasi yun din po ang ano niya. Sa last June o July, sabi mo gusto nang kauwi. Sundo ko sa Boni. Next day, follow ang lalaki. Ano yung? I explain to you, ayoko na ng trouble. Then I already decide, di ba? That's why you told me, sige, go on. That time, Master Outlay pa kami. But before travel ko Aklan, you're the one who told me, go na ka. Wala ka sinabi nga travel ka Aklan. Saan niyo po nakilala itong... Social lalaki. Media po, sir. May asawa po ito? Wala po. Ano po ang trabaho? Sa ngayon po, subcontract po. Subcontractor? Ayun po, gumagawa ng mga sa mga ceiling, cabinets, door. Ilang taon na po siya? 18 years old po. 18? Opo. Ilang taon po kayo? 34 po. Sigurado ka ba na talagang seryoso itong lalaki sa'yo? Hindi naman po na, sa akin po seryoso, pero hindi ko po iniisip na kami talagang magtatagalasin forever, sir. Bakit sa dinami-daming lalaki, bakit yun at 18 years old? Hindi po sa dinami-dami. Ngayon lang po yan, sir. Parang naano lang ako, sir, siguro yung attention nila. So gusto mo attention sa isang bata, 18 years old? Pero hindi naman niya pinapabayaan yung mga anak ko, sir. Siya pa nga ang nagpupursyon yan eh. Yung 18 years old? Opo. Ano ibig sabihin pinupursyon niya? Kasi pumunta po ako doon, sir. Nagsumbong ako, nakawawa pala yung mga anak ko doon. Ganito, naiinitan. Hindi naman niya kayang bumili ng electric fan. Ano pong ginawa niya? Bumili lang siya ng ceiling fan na yung parang kiniklip lang sa pader. Tapos? And then yung mga gamit ng mga bata for ano nila, alay lakad. Yun po yung hinatid ko doon. Ma'am, let me remind you, hindi pa ho annulled ang inyong kasal, okay, right? Aminado naman po ako, sir. Okay, pwede ho kayong makulong kung gugustuhin po ni Mr. Yuki. Kahit na hindi nyo sasabihin sa amin, napakadali pong matrace kung saan kayo nakatira sa Aklan. Alam ko po yun, sir, kaya nga po bumiyahin ako dito eh. Okay, now, si Mr. Yuki, gusto ko lang niya ipakulong. Kaya nga po, papasalamat kami na pumunta ka rito. Kako, baka pwede mapag-usapan bago dumating sa ganung sitwasyon. Ngayon pa lang yung salitang kulong, umiiyak na yung pangalawa sa bunso. Kanina, no, sir. Ano yung panganay niyo, sir? Before kasi gusto ko nang mag-file, iakyat yung kaso laban sa kanya, sir. Kinausap ako ng mga kapatid ko, umiyak po yung panganay. Ano po ikakaso mo sa anak ni Mr. Yuki? Yung po yung may babae po siya, tapos sa sobrang depressed po, yan po naging result ng bata. Okay, nang babae po siya, tapos na po yun, hindi mo na pwedeng balikan yon. Pero yung sa iyo, ongoing, nagsasama kayo nitong si lalaki, may kaso ka. Mr. Yuki, gusto mo ba siya makulong? Ang yun na... Gusto ko na tayo maayos. Na sakit ka dahil ang gawa ko, sorry na. Because that time, especially 2 years ago na, that time ako lasing pa ko, sabi ko sa'yo, hindi ko remember anong gawa ko. Yan po then, yung nangyari tapos, sir. No? Tapos na yun na problema, bago na ko. Di ba? Trabaho bahay. Then, hanap tayo bahay sa Tresi, di ba? And suddenly, alis ka. So, anong gagawin ko? Ma'am, wala namang pag-asa na magbalikan kayo?
magkapatawaran doon sa mga kasalanan. Ang gusto lang niya, magpapasko, ay magkakabuulit kayo. Bago mo sagutin yan, yung panganay, anong gusto mong mangyari sa ngayong Pasko? Gusto ko lang po na mag... Hindi niya kayang sabihin. Kanina pa ho yan ay iyak eh. Mabuo yung pamilya, maayos na pamilya at sana... Ma, bumalik ka na. Zumi. Kaya ko sila sinasabihan. Oh, sa mga anak ko sila. Oh, gusto ko sila makasama. Ako na makisama sa asawa ko sila. Ayaw mo na makisama sa mister mo? Ayaw mo... Mga anak ko na lang. Bakit po? Ayaw mo na talagang makisama? Kahit na pakiusap mo ba? Sorry. Kasi mo na umalis ako. Nagkawatak-watak kayo. Kasi kumbaga sir, pinakita ko sa kanya na anong kakayanan mo kung iiwan kita. Parang minimirisi ko siya sir na punong-puno na talaga ako. Azumi, nakikita mo ba yung ginagawa ni Papa? Yung sinasabi ni Mama na pananakit? Maliliit pa sila noon sir. Opo, dati po yun. Pero nagsisi na po si Papa noon, di ba? Ilang beses ginawa ni Papa mo yung kay Mama mo? Inaalala ko lang po. Isang beses, yung ano pa lang po ko, 9 years old po. Ilang taong ka na ngayon? 12 po. So, 9 years old ka hanggang sa ngayon, naulit pa ba yon? Hindi na po. Alam mo yung sinasabi ni Mama mo na hindi na siya may pagbalikan kay Papa? Opo. Bakit yung pangalawa sa panganay, hindi makatingin-tingin sa inyo, Ma'am, pero nandoon yung sama niya na loob at naiyak siya, hindi siya makatingin sa inyo? Gusto niya magsalita? Sabi mo, hindi ka naaalis. Tagal pinatawad eh. Tagal na ako naghihintay na ano eh, yung promise mo eh, pero hindi pala totoo eh. Ano yung promise niya sa iyo? Hindi na po siya aalis. Anong Christmas wish mo para sa family? Sana po bumalik siya tapos mabuo yung pamilya namin. Pero ang sinasabi niya, ayaw na raw niya mabuo yung family niyo. Meaning, ayaw na raw niya bumalik kay Papa. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Hindi na siya makapagsalita. Nangako ka pala sa anak mo, Ma'am, na hindi mo sila iwan. No, kasi po, sir, nung any activity... Alam mo, sandali, Ma'am. Alam mo, Ma'am, tatatak to sa bata for the rest of her life. Hindi matatanggal yan. Yung si Mama nangako na hindi niya kami iwan, and I took that seriously. And then, one day, boom, umalis si Mama at sumama sa iba. Habang siya po'y nabubuhay, hindi niya po makakalimutan yan. Why don't you give it another chance? Halimbawa, itong si lalaki ay nanakit pa, papadeport natin. Ako na mismo ang tutulong na mapabilis yung deportation niya. Diba? Ang lasa pa ako, I already told you, it was already 75-25. 75, wala na. 25% para lang sa mga bata. Diba that time, dili na dyan ko gusto, ayoko na, diba? Ano mo na hinuit again? Maskin ba yun? Kahit sabihin mo lasing ka, hindi pa rin yung dahilan. Ah, so ng babae kasi lasing ka, tama. Hindi pa rin daw dahilan yun, kahit lasing ka, huwag ka dapat ng babae. Pero ma'am, kung tutusin, quits na kayo eh. Siya ng babae lasing, pero yun po eh, one time. Pero sa'yo, tuloy-tuloy eh. Tapos nagsama pa kayo ng lalaki mo. Ano yung nangyari nung lasing ka? Ano yun, one night stand? Kiss lang, tapos na. Oh ma'am, one time lang yun sa kanya, samantalang sa'yo mas matindi. Tumira ka sa kanya, dito sa lalaki mo. O baka, ma'am naman, eh, na-inlove ka na dito sa 18 years old. Think about your children, yan lang po masabi ko. Lalo na po yung special child yung anak. Isang anghel na walang kaalam-alam kung ano nangyari ngayon sa mundo. Nakikita po ko yung pagkakaiba nila nung nawala ako, sir. They need a mother. Iba po ang pag-aalaga ng nanay sa pag-aalaga ng tatay. Lalo na itong request ng dalawa. Gusto nila sa Pasko magkabuo kayo. Anyway, Sir Yuki, yes, sakaling maayaw niya makipagbalikan, anong gusto mo mangyari? Kulungan na lang sila. Okay, sir. Ma'am, di bali makulong ka na lang. Wala. Di ba sabi ko sa iyo, kahit mapunta ka ibang lalaki, tanggap ko na. Pero hindi ka, kulong ka na.
Dahil dami nangyari sa ating. Oh, just because we are married, di ba? But if you try to take you, just use me. So wala ka realize anong gawa mo. Ginamit mo lang ako kaya gusto mong magpakasal. Bakit? Paano mo nasabi ginamit ko kayo, ma'am? Para magpetitionan po siya, sir. Dito sa Pilipinas? Opo. Eh kung totoo yun, ba't ka pumayag? Isa ka ko na lang po nalaman, sir. Paano mo nasabi na... Kasal kami, sir. Tuloy pa rin yung ginagawa niya. Kaya sabi ko sa kanya, sa susunod na pag-iririnan mo yung visa mo, ayoko na. Kasi alam mo kung ginagamit lang niya ako para mapetitionan ko siya. Ginamit mo lang daw siya? Hindi. Ba't hindi lang kayo, alimbawa, pumunta ng Japan, mas maganda ang buhay doon. Balik na rin natin sitwasyon. I-petition mo sila, Sir Yuki, pati mga anak mo. Kasi alam ko sa Japan, mayaman na bansa yun, yung mga walang trabaho doon, tinutulungan ng gobyerno hanggang sa makahanap ng trabaho. Binibigyan ng financial medical assistance. Tama? I know that for a fact. Yes po. But hindi nyo subukan mag-migrate sa Japan? Nandati po ang papa ko upa sa atin na doon kami sa Japan. Oh. Siya ang ayaw. So, but ayaw mo, ma'am? Kasi nga po noon, sir, every time na nag-aaway kami, nabubugbog po kasi ako, sir. Eh, ang iniisip ko pag nandun na ako sa Japan, paano naman ako makakatakas? Paano palagi pag ka pala nang bubugbog, Sir Yuki? That was more 8 to 10 years ago. Bakit ka nang bubugbog? Dati, galit ko, hindi ko kontrol ang temper ko. Bakit nga? Every time we fight, she will go back to the past, about talking about the past that we cannot change. And then, maski na, sir, pero hindi sapat na dahilan yung para sa akin siya. Pero ngayon po, wala na po sa bago na ko. Okay, sige. Tuloy natin pag-uusap dun sa kabilang booth. Ano ang reaction mo? Ayaw kang pagbigyan ni mama. Galit. Ikaw naman, anong maramdaman mo na ayaw na raw ni mama na mabuo kayo? Lungkot at galit po. Eto, kanina, hindi na matigil-tigil ka sa iyak. Anong gusto mo sabihin sa mama mo? Mami, sinabi mo uuwi ka na. Nagdadasal na kami sana umuwi ka. Oh, man. Di ko ata kaya to, ah. Ma'am, makinig ka. Pakinggan mo. Nagdadasal siya na sana bumalik ka raw. Gusto ko na makapagtrabaho si Daddy kasi minsan di kami nakakakain. Naaawa na ako ang Daddy kasi sila, siya yung nag-aalaga sa amin. Alam mo, ma'am, hindi mo makukuha to. Hindi kita tutulungan. No, wait. Ako na mismo lalaban na hindi mo makukuha to. Inamin mo mismo on air na nanlalaki ka, nakatira ka doon. Gagamitin ko ebidensya yan. Bibigyan ko sila pinakamagaling na abogado. Naintindihan mo yun, ma'am? Ito mo, sabi ng bata, oh. Dinadasal niya? Dinarasal ko rin, sir. Someday, maiintindihan nila. Galit yan sila, sir. Oo, totoo ka sa ginawa ko. Pero alam nila, mahal na mahal ko yan sila. Siguro, kung nagawa ko man yun, may dahilan ako. Kasi never ko silang iniwan. Hindi ba nakaiwan? Actually, lima anak niya. Apat sa akin. Merong isa pa mga high school na. Iwan siya din. Ah, limang anak niya. Meron pa mas matanda rito. Pinalayas niya, sir, kasi binubugbog wala, yan noon. Wala I don't ko. Lie. So dati meron kang kinakasama bago siya. Buntisan po ako noon. Tapos nalaman ko po, pinalayas niya, sir. Sino pong nakabuntis sa inyo noon? Taga Makati po. Kinunta ko po yung tatay noon na hanapin yung anak kasi paalis na kasi kami noon, sir, eh. Tapos inasikaso ng tatay niya. Kinuha, sabi niya, akin na lang muna to kasi para daw siya makabawi. Binubugbog mo. Ngayon, wala, oh, sige. Tanong ka, wala ka bubugbog. Ganito, sir. Binubugbog ba? Hindi naman siya binugbog, eh. Hindi nagkahawa kahit isang dalili yung siya ang alis. Kaya pili lang yung mga sagot ko, sir, kasi alam nila, maskin sa emo, I already beg to you. Dili na ako kaya. So ano yung sinabi sa kapatid mo, sa kaibigan mo, na gusto ka uwi? Gusto ko muli just because of them. Iyon po, sir, uwi ako para sa mga anak ko. Pero ma'am, hindi ako papayag na tatangayin mo ito. Sabi ko na sa inyo kanina, 7 years old below sa nanay. Pero this time around, dahil sa pangyari, yung puso ko para sa mga bata, hindi kita tutulungan. Bagkus, kukontrahin kita. Sa labanan, sa korte, lahat ng tulong ibibigay ko sa kanila para ito mga bata as is doon lang kay tatay. But anyway, bilang pagrespeto din sa panganay, ikaw ba sasama kay nanay? Hindi po. Kanino ka sasama pag pinapili ka halimbawa? Kay papa po. Ikaw kanino?
May papa po. Ikaw kanino? Ang daddy po. Bakit kay daddy? Kasi inaalagaan niya po kami araw-araw. Bakit hindi kay mami? Hindi po. So ma'am, wala kang kakampi sa tatlo. Majority lahat sa kanila. Ma'am, hindi ka naawa dito? Awang-awa ako dito. Kasi sinabi ko sa kanya, sir, yung ginawa niyang to, di niya alam kung gaano ka-impact sa akin. Kaya pina-inexplain ko sa kanya, ba't ko nagawa yan? Dahil di naman sa kanya, nandun na tayo. Kaya nga ako bumalik dito. Kasi siguro sa pagka, ano, sa utak nila is, iiwan ko yung mga anak ko. Kaya nga ako bumalik dito kasi, di ba, paulit-ulit sinasabi ko, para sa mga anak ko, aasikasuhin ko yan sila. Pero in between, ikaw o ako, mga bata lang. In short, ayaw mo na talagang bumalik sa kanya. Hindi mo pagbibigyan yung kanilang request, yung kanilang panawagan na sana magkabalikan kayo ng papa nila. Maybe time this will Pasko. Come, sir. Time will come. Pero sa ngayon, tablado muna sila. Pupunta ka kung saan ka pupunta muna. Bahala muna si sir sa mga anak nyo at ikaw ay dadalaw-dalaw na lang. Ganun ba? Maghanap mo kung saan ako mapupunta. Paano naman po si 18 years old? Nag-usap na po kami doon. Sinabi ko naman na mali yung ginagawa namin. Kaya nga po ako na pumunta dito, sir, kasi ayoko na rin magkagulo sila doon. At saan ka naman po titira dito? May mga kaibigan naman po ako na pwedeng sa simbahan po. Okay, so sir, hanggang doon lang tayo. Hindi natin siya pwedeng pilitin. Okay. So paano mo buhayin ito ngayon? Meron kang interview ka mo? Sa Lunes po. Lunes? Opo. Good luck. Opo. I'll pray for you, alang-alang sa mga kids. Sana magkaroon ka ng trabaho. Yes po. So sa ngayon, walang pera? Wala po. Kailan lang kami masahe, pamasahe lang. Anong almusal nyo kanina? Ano, hindi pa po kami nag-almusal kanina. Tanghali, anong kinain nyo? Wala po. Wala pa. Kaninang umaga at saka lunch, wala pa? Wala pa po. Ganon din? Opo. Medyo mo kaysa 3 days siya hindi umuwi, sir, para makakain lang. 3 days ka hindi umuwi? Opo. Dahil? Na pong makain. Sige. Tiyan kita, sir, ha? Para sa mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,000. Sige na, bigay ko na 8. Okay, sir. O ngayon, may makain na kayo. Oh. Thank you po. Anong gusto mo makain mamayang gabi? Manok. Fried chicken? Opo. Ikaw nakatingin. High five. So ngayon, kumain kayo sa labas. Opo. Bigay ko na pati 500. Total. O yan. Bigay kita pati pamasahin nyo. Salamat po. Okay. Imo-monitor po namin yung inyong sitwasyon, alang-ala po sa mga bata. We'll make sure that you'll be taken care of, na sana sa Monday makatrabaho ka, paaralin mo yung mga bata. Huwag mo sila pabayaan, bigyan mo sila maayos na pagkain. Biro mo almusal at saka lunch, hindi pa kumakain. Paglabas dito, kain na kayo, okay? Salamat po, sir. Thank you. So ma'am, sana tumupad ka sa usapan, ano, na hindi ka na babalik doon, dahil kapag nangyari yun, kaso ka. Okay?